Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Filipino 4, Quarter 3, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay ng hakbang sa isang gawain, pagsulat ng simpleng recipe, at patalastas. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matututuhan mo ang wastong hakbang sa paggawa ng isang gawain at makasusulat ng simpleng recipe at patalastas. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagbibigay ng hakbang sa isang gawain at pagsusulat ng simpleng recipe at patalastas. Ang wastong hakbang sa paggawa ng isang gawain ay mahalagang matutuhan upang maayos na maisagawa ang isang bagay. Sa pagbibigay ng hakbang, hindi lamang dapat marunong sumunod sa panuto, kundi nararapat na may kaalaman din siya kung paano sumulat nito. Ang malinaw na panuto o hakbang ay nakatutulong sa isang leader o tao upang masabi ang mga dapat gawin ng kapwa. Ano ba ang mga dapat tandaan sa pagbibigay ng panuto o hakbang? Mahalagang maayos at madaling maunawaan ang pagbibigay ng panuto o hakbang upang maiwasan ang pagkakamali, pagkalito, o pagkagambala ng tao sa isang gawain. Nararapat ding mahusay magbigay ng panuto ang isang tao. Mahalaga ding marunong silang sumunod sa panuto o hakbang ng isang gawain. Nagagamit ang kasanayang ito sa maraming pagkakataon. Ang malinaw na panuto o hakbang ay nakatutulong sa isang leader o tao upang masabi ang mga dapat gawin ng kapwa mo. Ang hakbang ay ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga paraan sa isang recipe o gawain. Ginagamit ang mga salitang nagpapahiwatig ng pagkakasunod-sunod tulad ng una, pangalawa, sumunod at panghuli. Sa pagbibigay ng hakbang, kinakailangang maayos, malinaw at simple ang mga pananalitang gagamitin upang maiwasan ang pagkakalito at pagkakamali sa isang gawain. Narito ang dapat mong tandaan sa pagbibigay ng hakbang sa isang gawain. Una, maikli at madaling maintindihan. Pangalawa, gumagamit ng mga simpleng salitang mauunawaan ng lahat, maging ng mga bata man. At pangatlo, maayos ang pagkakasunod-sunod. Narito ang isang halimbawa ng paggawa ng recipe. Basahin at unawain ito. Paggawa ng kalamansi juice. Mga sangkap na kakailanganin. 10 pirasong kalamansi. 1 2/4 na kutsarang asukal. 4 na kutsarang honey o pulot. 1 litrong tubig. Narito naman ang mga hakbang. Una, hugasan at patuyuin ang mga kalamansing gagamitin. Pangalawa, hiwain ang kalamansi sa may puno nito. Ingatang mahiwa ang mga buto. Pangatlo, pigain ang kalamansi sa isang salaan. Pang-apat, lagyan ng 1 2/4 na kutsarang asukal ang 1 litrong tubig. Pang-lima, lagyan ng 4 na kutsarang honey o pulot. At panghuli, haluin at ilagay sa isang lalagyan, palamigin o lagyan ng yelo kung nais. Sagutan ng mga tanong. Unang katanungan, tungkol saan ang iyong nabasa? Ito po ay tungkol sa hakbang sa paggawa ng kalamansi juice. Pangalawang katanungan, ano-ano ang nakapaloob sa recipe? Nakapaloob po dito ang pamagat, mga sangkap at mga hakbang sa paggawa ng kalamansi juice. Pangatlong katanungan, paano isinagawa ito? Isinagawa ito, una, hugasan at patuyuin ang kalamansing gagamitin.
Pangalawa, hiwain ang kalamansi sa may puno nito. Ingatang mahiwa ang mga buto. Pangatlo, pigain ang kalamansi sa isang salaan. Pang-apat, lagyan ng 1 2/4 na kutsarang asukal ang 1 litrong tubig. Pang-lima, lagyan ng 4 na kutsarang honey o pulot at panghuli, haluin at ilagay ito sa 1 lalagyan. Palamigin o lagyan ng yelo kung nais. Ngayon ay pag-aralan na natin ang pagsulat ng patalastas. Ang patalastas ay paraan para maipahayag ang serbisyo o produkto sa anyong nakakaratula, maririnig sa radyo, mapapanood sa telebisyon, at mababasa sa mga magazine at dyaryo. Naglalaman ito ng mga impormasyon tungkol sa kung ano, sino, saan at kailan ibinebenta ang produkto. Ang patalastas ay isang anunsyo na naglalayong hikayati ng mga tao na tangkilikin ang isang produkto sa iba't ibang anyo ng komunikasyon. Gaya ng maikling mensahe na nagpapabatid ng mahalagang impormasyon tungkol sa gaganaping palatuntunan. Iba pang gawain tungkol sa produkto. Panawagan sa madla. Kautusan ng paaralan o bayan. Pangangailangan sa hanap buhay. At nawawala. Narito naman ang mga hakbang sa pagsulat o pagbibigay ng patalastas. Una, kailangang maikli ang patalastas at maliwanag ang mensaheng sumasagot sa tanong na ano, saan at kailan. Pangalawa, dapat maikli at maliwanag ang paglalahad. Pangatlo, sinisimulan ito sa pinakamahalagang impormasyon tungo sa digaanong mahalagang detalye. Pang-apat, ang patnubay o unang talaan ang sumasagot sa tanong na ano, sino, kailan, saan, bakit at paano. At panglima, ang pamagat ng balita ay dapat sa uri ng talataan o patnubay. Ito ay sinusulat sa malaking letra upang makatawag pansin. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Gamit ang mga larawan, sumulat ng mga paraan sa paggawa ng kalamansi juice. Kanina ay nalaman ninyo kung paano gumawa ng kalamansi juice. Para sa unang larawan, hiwain ang kalamansi sa may puno nito. Ingatang mahiwa ang mga buto. Sa pangalawang larawan naman, pigain ang kalamansi sa 1 salaan. Pangatlong larawan, lagyan ng 1 litrong tubig. Pang-apat na larawan, lagyan ng 1 2/4 na kutsarang asukal. Panglimang larawan, lagyan ng 4 na kutsarang honey o pulot at haluin ito. At panghuling larawan, ilagay sa 1 lalagyan, palamigin o lagyan ng yelo kung nais. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, bumuo ng 1 patalastas tungkol sa kung paano mapangangalagaan ang sarili laban sa sakit. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito ang halimbawa ng patalastas. Nais mo bang maiwasan ang pagkakasakit? May mga paraan kung papaano mo maiiwasan ang madalas na pagkakasakit. Pumunta lamang sa covered court ng ating barangay para sa libreng seminar mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 8:00 ng umaga. Ito ay serbisyong hatid ng FMD Foundation. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang tatlo. Isulat ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga sumusunod na hakbang sa pagsasaing. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mga hakbang sa pagsasaing ng kanin. Una, kumuha ng kaldero at lagyan ito ng 3 takal ng bigas. Ikalawa, hugasan ito ng 3 beses. Ikatlo, lagyan ito ng 4 na basong tubig o sukatin ito gamit ang daliri upang malaman kung sapat na ang tubig. Panghuli, isa lang ito sa katamtamang lakas ng apoy. Para naman sa pagsasanay bilang 4, mula sa mga isinagawang gawain, ngayon ay iyong palawakin ang iyong kaalaman.
sumulat ng simpleng recipe tungkol sa pagluluto ng banana cue. Narito ang halimbawa, paggawa ng banana cue. Mga sangkap na kakailanganin: isang piling ng saging saba, asukal na pula, banana cue stick, kawali na may mantika. Mga hakbang: una, talupan ang mga saging na saba. Ikalawa, pakuluin ang mantika sa kawali. Ikatlo, ihulog sa kumukulong mantika ang mga saging na saba. Ikaapat, ihulog ang asukal kapag naprito na ang mga saging. Ikalima, haluin ng haluin hanggang sa matunaw ang asukal na pula. Ikaanim, haluin ang saging kung lumapot na ang asukal. At panghuli, tuhugin ng banana cue stick ang saging. Maaring isa o dalawang saging sa isang stick. Para naman sa pagsasanay bilang lima, kumpletuhin ang patlang upang mabuo ang diwa ng aralin. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Sa araling ito, natutuhan ko na mahalagang pagbibigay ng hakbang o panuto sa paggawa ng isang gawain upang ito ay maging maayos, tama at kanais-nais ang resulta ng isang gawain. Ang patalastas ay anunsyo na naglalayong hikayatin ang mga tao na tangkilikin ang isang produkto o anumang bagay sa iba't ibang anyo ng komunikasyon. Para naman sa pagsasanay bilang anim, sumulat ng isang maikling recipe at gumawa ng patalastas tungkol dito na makahihikayat sa mga mamimili na tangkilikin ang iyong recipe. Narito ang isang halimbawa. Tortang talong na may giniling. Mga sangkap na kakailanganin: 3 pirasong talong, 1/4 na pork giniling, 4 na pirasong itlog, 1 sibuyas. Mga hakbang: una, ihawin ang talong. Ikalawa, igisa ang sibuyas at giniling sa mantika, timplahan ng asin. Ikatlo, patihin ang mga itlog sa isang mangkok, lagyan ng kaunting asin. Ikaapat, balatan ang inihaw na talong at isawsaw ito sa binating itlog. Ikalima, palaparin ang talong at ilagay na ito sa kawaling may tamang init ng mantika. Ikaanim, ilagay agad sa ibabaw ng talong ang ginisang giniling at buhusan ito ng kaunting dami ng binating itlog. Panghuli, baligtarin ang talong upang maluto ang ibabaw nito. Narito naman ang halimbawa ng patalastas. Tortang talong with giniling. Unang kagat, ulam na. Sa halagang 5 pesos bawat piraso, matatawid na ang tanghalian ng pamilya. Pwede rin itong panghapunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Bili na! Para naman sa pagsasanay bilang pito, magsulat sa kwaderno ng iyong nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na, nabatid ko na, naisasagawa ko na. Naunawaan ko na ang pagbibigay ng malinaw na panuto o hakbang at magandang patalastas ay mahalaga. Nabatid ko na maikli lamang at madaling sundan ang mga panuto na dapat gawin. Naisasagawa ko na ang mga hakbang sa paggawa ng isang gawain at pagsulat ng recipe at patalastas. Tandaan! Sa pagbibigay ng hakbang, kinakailangang maayos, malinaw at simple ang mga pananalitang gagamitin upang maiwasan ang pagkakalito at pagkakamali sa isang gawain. Ang patalastas ay isang anunsyo na naglalayong hikayatin ng mga tao na tangkilikin ang isang produkto sa iba't ibang anyo ng komunikasyon. Mga bata, natapos niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling!
Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!